What's up mga kabahay? So nandito tayo ulit, no? Gaya ng sinabi ko sa last vlog natin, babalik na tayo dito sa naiwan natin project dito sa Paralaya. So ngayong araw, ang gagawin namin dito yung itong harap, pipinturahan namin to. Yan, sama na sila paring Arnold. Yan, tsaka yung kapatid ko si Teng. Tapos doon sa likod, itutuloy na rin natin yung project natin, Dirty Kitchen doon. So ngayong araw nga pala, wala C2K, no? May importante lang na ano, ginawa. Bukas na doon siya papasok. Ayan yung mga gagamitin na tubular sa likod. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga bit pinamili namin, mga materials ngayon. Inuna ko na yung mga unang kailangan, tulad nung siyempre yung ating flat latex. Siyempre gamit natin yung Boysen 701 flat latex. Kaya Boysen, baka naman. Tapos ang gagamitin natin na skim coat, itong greenhouse. Ang price niyan, $350. Kamukha nung ginamit natin kay Kuyaman. Nasabi ko na rin sa inyo yan. Mas mura yan compared dun sa Bostik. Napag $550 tsaka yung mga Nobjek. Tapos itong project natin sa likod, ito yung natenga. Ayan. Bali, ito na yung cura niya. Pakita ko sa inyo. Naka-plastering na siya. Ayan, so bago tayo mag-trases, yung wall nito, itatayo natin yung wall dito. Mga bakal yan, bakal lahat yung frame yan. Gamit yung 2x2 na tubular na 1.5. So unahin natin yung frame, tapos pwede na tayo mag-trases. Pagkatapos, pagkatapos natin mag-trases, syempre magta-tiles na tayo. Tatiles natin itong kitchen top, tapos syempre yung flooring. Tapos lalagyan natin siguro ito ng amba para maganda bakal siguro para tumibay. Tapos kung gusto nila sir na palagyan na lang ng pinto, aluminum. Yun, kasi nga gaya ng sinabi ko dati, maanay dito. Maanay dito to. So ito temporary lang to na nilagay namin. Hindi pa talaga yung gagamitin, bibili pa tayo. Ayan yung abang na natin. Yung matatandaan nyo yung PPR natin, yung abang natin sa waterline at saka dun sa drain. Tapos ayan na rin yung mga abang natin sa outlet. Yan, tatlo sila. Tapos papunta dun sa, eto na yung, meron tayong single na ayan, single na breaker dito, syempre hiwalay. Dun tayo kukuha ng supply. Tapos paalis na ako pala nyan. Kukunin ko yung mga nirent natin na scaffolding. Yung mga age frame scaffolding na gagamitin naman sa harap. Pagkatapos noon, babalik uli ako ng dito sa Balibago. Dito sa Balibago sa Angeles para balikan naman yung mga ano natin, yung mga pan-top coat natin na may kulay. Gagamitin natin dito as per ano ng kliyente, yung ready mix na lang. So ang magiging kulay nito sa harap, itong mga wall na to, nakikita nyo, yung mga square-square na wall, ang kulay niyan ay Ashton Gray. Tapos yung mga groove, yung groove, dark gray. Pagkatapos yung mga canopy, yung mga trim or yung mga moldura ng mga window, black. Tapos itong pael na to na posi sa harap, brown. So yun yung magiging kulay niya pag natapos. Medyo astig, astig yung kulay niya pag natapos to. So kunin muna natin yung mga scaffolding natin. So bali, yan na yung mga narkila natin na mga scaffolding, no, mga kabahay. Tinayo na nila ano doon, nila Teng. Pasayin pa yung isa. Bali, apat na set yan. Tapos nung nando sa taas si yung kapatid ko si Teng at saka si paring Arnold. Bali, binabatakan na nila ng skim coat yung sa taas. Tapos yun, pinagtatali ko sila ng ano, lubid sa leeg para safety. hindi sa leeg, siyempre. Pinagtatali ko sila ng lubid dito sa bewang para panigurado lang. Kasi medyo mataas-taas na rin to. Mahirap na. Bali, nakapagpahid na sila ng skim coat dito sa part na to. Nakita niyo yung part na puti na yan, yan. Ang plano, pahiran namin to ng lahat ng skim coat, kahit manipis lang, total naka-finish naman. Kasi hindi maiwasan yung mga crack para masara, at saka yung mga uneven na parte, medyo mag ano, flat, para lalo na harap ito, para syempre magandang tingnan. Tapos dito, pinapa-level ko kay tatay yung biga, yung ginawa ng mga dating gumawa. Mapapansin nyo, wala siya sa level. Meron siyang uno na difference. Ayan, makikita nyo yung tansi natin. Meron siyang difference siyang uno. Tapos dito naman, naiwan nang hindi tapos itong palitada dito sa kantuhan ng poste. Tsaka yung mga palitadaan pa doon sa loob, tsaka dito sa gilid. Bale, yan yung ginagawa ni tatay dito. Siyempre, pipintaran itong buong harap, kailangan mapulido muna ito para mabuo, mabuo natin. Ang kulay nga pala na gagamitin natin dito, yung mga ready mix na pintura na. Yung napili nila Sir Alvin, yung wall, magiging gray siya. Tapos dark gray naman yung mga groove, mga guhit na yan. Tapos yung sa taas, yung mga poste, kulay black. Kulay black. Tapos itong biga na to, itong pael,
pa-L na to. Magiging siyang brown. Bali ang kulay nito, Ashton Gray, tapos ito, anong tawag doon, yung Kiss Brown. Parang ganun yung pangalan niya. Boysen yung gagamitin natin, no? Akit muna tayo sa taas para makita natin sa rooftop. Ano, doggy? Ayan. Dito tayo sa spiral stair. Upstairs. Ayan. So yung mga sumusubaybay sa ating channel, sigurado alam nila ito. Ito yung waterproofing natin dati gamit yung ating Boysen Flexiband. Sa mga hindi nakapanood nun kung paano gamitin yung Boysen Flexiband, kung paano mag-waterproofing ng slab gamit yung Boysen Flexiband, check nyo po yun sa channel ko. Kami yung nag-waterproofing dito. Nahilig kasi dati dun sa part na yun, sa mga part na yan. Ngayon naman wala na. Maambun-ambun pa nga kanina eh, kaya bumaba sila yung kanina, pero buti, tumigil naman. So ito yung ginagawa nila dito sa taas. Ayan. Hala ko sa leg nyo tinali yung lubid para mas safety kayo. Ginagawa nyo. Ayan, kikita nyo. Mataas din, di ba? Ito nyo yan. Ito nyo. Natatakot sila. Ayan. Oh, baba pa tayo. Baba rin tayo. Ayan, bali ito na yung napahiran nila ng ano, ng skim coat. Compare dito sa hindi pa napapahiran. Ayan, di ba? Tapos, lilihahin yan, syempre. Mas para mapulido, lilihahin. After maliha, pa-primeran gamit yung ating Boysen 701 flat latex white. Tapos, syempre, itatough coat na natin ng Ashton Gray ito. Ashton Gray. Then, black ito, black. Ayan, black ito. Tapos, black ito. Tapos, yung mga canopy. Itong canopy na tinitubo namin, black yan. Ang magiging gray lang ito. Tapos, yung groove, dark gray. Tapos, yung poste kanina na tinuro ko, magiging kulay nun ay yung chocolate kiss. Yun, naalala ko yung pangalan. Chocolate kiss brown. Brown yun, kulay nun. So, pupunta muna ako ng hardware. Hindi kasi lahat sa tricycle ko kanina yung mga pinamili namin pintura. Bali, tatlong galon na 701 yun. Tapos, tatlong sako ng skim coat at mga kung ano pa, roller. Tapos, kumuha pa tayong scaffolding. Hindi natin lahat mahakot. So, balikan ko yung mga ano natin, pan-top coat. Yun yung kukuha tayo ng dalawang timba ng Ashton Gray. Tapos siguro dalawang galon lang muna nung chocolate kiss at saka dalawa sa black. Yun, so para ma-prepare ko lang muna lahat ng gagamitin nila kahit di muna ako ganong makagawa doon sa likod. At least bukas tuloy-tuloy na rin ako, di ba? Yun. Diyay muna tayo. Tsaka bukas nandito ang C2K. May katulong na sila rito. Papasok na siya bukas. So kayang-kaya na nila to. Pwede ko siling iwanan. At doon ako sa likod, magwe-welding na tayo doon. Abangan nyo bukas yan. Yan, bali yan yung nagawa nila ngayong araw, no, mga kabahay. Tapos na nila sa taas ng canopy, tapos yung part na ito. Yan. Bali, bukas, adjust na lang nila dito yung scaffolding. Para dito naman. Hanggang dito nga lang pala yung naka-paint natin. Tapos dito, mapapansin nyo, naka-ano siya, lubog. Para yan sa, ano, sa tiles. May tiles dito, hindi ko stone na gagamitin natin dyan. Tapos, oo nga pala, binigyan nga pala tayo nila Sir Alvin ng ano, no? Binigyan nga nila pala ako ng table saw. Tingnan nyo naman. Napakaganda nito. Heavy duty, kumpara dun sa ginagamit ko lang na, yun, no? Ito yung pens niya, adjustable. Gawa siya sa, napakaganda nito at napakatibay kumpara dun sa ginagamit ko na circular saw lang, na binaliktad ko lang. Tapos meron pa siyang pens. Gawa ito sa gato, yung C-clamp. Yan. Tapos meron pa siyang ano, no, yung pang cross cutting. Ito yung pang cross cut pag magko cross cut ka ng halimbawa ng 2x2, 1x2, 1x1. Yan, pag nagko cross cut ka, nalagay mo rito yung kahoy, tapos tulak mo lang tong guide na to. Tapos pwede rin tong miter cut, makagawa ka din yung miter cut o yung 45 degree angle, 90 degree o kahit anong angle, 25, 30, 40. Yan. Pag 45 ganyan siya, ilak mo.
sandal mo lang dito yung kahoy mo, tapos itutulak mo yan. Yan, yan ang purpose yan. Tapos yung, tanggalin muna natin to. Ito sa inyo yung makina niya. Yan. Ito, ito yung pinaka, ano niya, blade. Pwede ko itong palitan ng mas malaki. Parang mga, ano to, mga 6 lang to eh. Pwede ko itong palitan siguro ng mga 7¼. O kaya yung digest na talim para mas malalaking kahoy. Pero ito okay, okay na okay ito pa nagka-cabinet tayo. Ang talim oh. Kung mga 3/4 na plywood lang, ayos to. Ganda nito. Tapos yung makina niya, tingnan nyo. Napakalakas nito. Ang tatak niya ay Leland. Ano din to? Made in ano? Canada din siya oh. Leland, Canada. Ang lakas nito. Ilang horsepower to pare? RPM. Yun nga lang, ano siya, 110 volts. Pero walang problema, naka-convert naman yung mga yan. O kaya pwedeng gamitan ng transformer. Gagamitan lang natin yun ng transformer. So, yun. Thank you ulit kay Sir Alvin. At saka, shoutout nga pala kay Apong Tisoy. Kasi, gamit niya ito eh. Binigay sa atin. Kaya, thank you po. Major salamat po ulit. Ha? Medyo lang yun. Magana? Medyo. Yun. 1.5 horsepower pala yung kanyang ano, motor. Sabi ni Paring Arnold. So, yun. Hanggang dito na muna yung vlog natin mga kabahay. Abangan nyo bukas yung pagpapatuloy natin sa pintura natin. Bukas nandito na si ano, C2K. So, mapabilis na tayo. Tapos, kami ni Paring Arnold, baka doon na kami sa likod. Doon na kami sa mag-welding na kami doon. Okay?